bibig mo? Ha? Ano, sorry mo. Ay! Ay! Bali tayo ng sinabon. Bango eh. Ang sarap, ang bango. Yan, gusto mo yan? Cinnamon roll. Dali lang pala gawin eh. Alam ko na, uwi na lang tayo ngayon sa bahay at gumawa ka ng maraming cinnamon. Kayang-kaya. Ano mga kayami? Tara, uwi tayo. Gawa tayo ng ganyan din. At eto na, nakauwi na nga kami galing cinnamon. Cinnamon, cinnamon rolls. Eto siya mga kayamis. Ngayon ang gagawin natin, itikman muna natin yung gawa nila. Siyempre, kailangan nating tikman yung gawa ng cinnabon. Mmm, ang bango. Medyo matigas siya. Bagong gawa daw ito ngayon. Di ba tinanong mo kanina freshly bagong gawa? Baked. Parang matigas na. Subukan natin mga kayamis gumawa ng sariling version. Sariling version nga, tama, ng Pinoy Yummy. Naniniwala naman ako na kayang-kaya mong gawin yan o masigitan pa. Try natin yung bread nila kung malambot or matigas. Pwede mas lambutan mo pa. Okay mga kayamis, try natin gumawa ng mas close sa cinnabon or mas better. Samahan nyo ako, gawin natin. Okay, umpisa na natin sa flour. Tapos, sunod lang natin yung sugar. And, yung ating salt. Next is yung ating butter, syempre. Halo lang natin sa... Gamitan natin ng hand mixer. Pero mas maganda mga kayamis kung imimix natin sa kamay. Ayan, para mas mag-combine. Para mag-mix talaga yung butter dun sa flour. Then, 1 cup of milk and 2¼ teaspoon ng instant yeast. Halo lang natin sa milk. Dissolve. Then, ihalo na natin siya sa then add 2 whole eggs. And 1 egg yolk. Pero mas maganda to mga kayamis. Damay na lang natin. Para mapakita ko sa inyo, mga walang mixer, eh pwedeng kamayin. Pagkahalo ng flour, lahat ng dry ingredients, ng butter, ng milk, pwede na siyang haluin ng kamay. Pakita ko sa inyo. Tapos, mararamdaman nyo, parang malagkit. Pagdi na siya madikit, mga kayamis, ibig sabihin, pwede na siya. Wala nang dikit dito, wala nang dikit sa kamay. Yan ang maganda. And then, takpan lang natin. Ayan natin siya mag-rest ng
90 minutes or 1.5 hours. Then, set aside natin. So, ito na nga yung dough natin after 1.5 hours or 90 minutes, nag-double size na siya. Doon pa lang, sasabi na natin success yung ating bread mixture kasi umalsa siya. After nyan, gawin natin yung cinnamon sugar niya. 1 cup of brown sugar and 1 tablespoon of mascovado. 2.5 ng cinnamon powder. Haluin lang natin yung ating mixture para mag-incorporate lahat. Natapos na natin yung brown sugar natin na may cinnamon. Separate. Then yung ating dough. Tanggal ko na pala yung plastic. Flatten lang natin siya ng pahaba. Then, lagyan lang natin ng butter yung ating dough, yung ibabaw. Then, scatter na natin yung ating cinnamon. Grabe, ang bango. Di pa luto yan, ha? Ano ba yung mas mura? Yung binili sa labas o yung ginawa sa bahay? Comment down below kung ano ang iyong sasabi, di ba? Pero para sa akin, mas makakamura ka pag ginawa mo sa bahay. Yan, fold mo lang. Grabe, ang galing mo naman. Parang kanina lang. Nanonood lang tayo kung paano gumawa niya na. Next is, i-grease natin yung ating pan. Kasi pagkahiwa, dito natin lalagay. Then, i-rest muna natin ulit ng 30 minutes bago natin i-bake. Natin mahiwa at mailagay sa baking pan, ban lang natin ulit. I-rest natin for 30 minutes hanggang sa mag-double in size ulit siya. See you later, alligator! After 30 minutes ulit natin sa paghihintay ng cinnamon roll natin, ready na siya. Nag-double in size na. Sa wakas, ito na din. After 20 minutes, habang pinapa-cool down natin yung ating cinnamon roll, gagawa na tayo ng toppings. Ang kailangan natin is cream cheese. Bibit lang natin yung cream cheese. And yung ating powdered sugar. Two tablespoons of milk. Lagyan din natin ng
vanilla beans. Grabe! Sarap! And nagawa na rin natin yung toppings. So, pwede na nating ilagay. Grabe, nakaka-excite naman yan, patikin. Yan. Ano? Toppings. Sarap? Toppings pa lang yung natitikman mo eh. Sarap talaga ng amoy ng buong bahay kapag merong binibake na tinapay. Nakakamiss tuloy yung bake shop natin dati, no? Basta baking, mangangamoy ang buong sarap pwesto mo. Excited ka na ba tikman yung yes cinnamon roll? Siyempre. Lambot nga! Napakasarap. Sarap. Ito yung kagandahan kapag sarili mong luto talaga. Mapipili mo yung quality ingredients. Ayan o, lambot o. Ang bilis ubusin. Sobrang sarap. Hindi matabang, hindi matamis, tama lang. Grabe o, sarap. Grabe, sarap. Actually, paborito ko to eh. Kaya minaster ko talaga yan. Teka lang. Para maniwala kayo, magpapatikim tayo sa ibang tao. Okay mga kayamis, kagaya ng sabi ko kanina, meron tayong taste test na mangyayari. So, andito si Babes at si Sarex. Ooh, hello! Hindi nila alam kung alin ang cinnamon cinnamon rolls at ang Pinoy Yummy Cinnamon Rolls. Make sure walang ano ha, walang masisilip ha. Ooh. Ito. Ito yung hawak mo ba? Cinnamon 1. 1. Magin. Amin. Umayin muna natin ha. Ay. Okay lang, hulaan namin kung ano yung Pinoy Yummy na niluto nyo at yung cinnamon na binili. Oo. Alright. Yung lambot, yung lasa. Sarap. Cinnamon roll number 2. Again na. Amoy, lasa at texture. Ano ba? Ah. Ako? 1, 2, 3, go! Oh. Subo mo sa akin. Bibig mo! Ito? Yeah, here you go! Ay! Ay! Ay, mali! Ha? Sa akin, yung honest review ko, malambot. No? Hindi ka galit na po sa akin. Honest review ko, ano, masarap yung pangalawa kasi malambot siya sa akin. Creamy at malambot. Yun din yung nasabi ko sa pangalawa, creamy siya. Actually, matagal-tagal na rin hindi sila nakatikim ng cinnamon. Parang pag natikman mo yung one time, parang matagal mo na bago ulitin. Ang final is, mas nagustuhan nyo yung? Yung second, yung pangalawa. Paano ba yan mga kayamis? Gawa ko to eh, yung pangalawa. Huh? Pinoy Yummy Cinnamon wow Rolls. Cinnamon Rolls. Gagi sa Pinoy Yami! Yay! So, paano ba yan mga kayamis? Kung nagustuhan nyo ang pinagagawa namin ito, mag-like ka na, mag-subscribe ka pa, and click the bell button para ma-update ka sa iba pa naming mga bagong videos. Bye-bye na! Yeah, yeah.